Itong sirat, tinatawag na tulay sa kabilang buhay, ito ay pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming ayat sa banal na Quran at ganun din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah, wa in minkum illa wariduha, walang ni isa sa inyo, kayong mga mananampalataya, maliban na kayo ay dadaan at dadaan sa tulay na ito. Tinanong din ni Aisha radiyallahu anha ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Aisha, tinanong ni Aisha ang Rasulullah patungkol sa aya na kung saan sinabi ni Allah, yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Ya Rasulullah, tatanungin kita tungkol sa aya na ito na sinabi ni Allah, sa araw na iyon, sa kabilang buhay, na kung saan mapapalitan ang lupa ng ibang lupa. Gugunaw ang mundo, papalitan ang lupa ng ibang lupa, was samawat, ganun din ang mga kalangitan, papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga langit na ibang langit. Saan, sabi ni Aisha, sa araw na iyan, araw ng paghukom, nasaan ang mga tao? Ya Rasulullah. Anong sinagot ng Rasulullah? Sabi niya, sa kalagayan na iyan, tayo ay nasa sirat. Tinatawag na sirat. Ito yung topic natin. Ang mga tao na iyan, ay sila na ay nasa sirat. Nasa tulay. Na isa to sa madadaanan ng mga mananampalataya. Isa to kabilang sa magaganap, mangyari sa kabilang buhay na ating dadaanan. Sabi pa ng Rasulullah, pinatunayan ng Rasulullah, ganun din. Sabi ng Rasulullah, wayudrabu sirat bayna vahray jahannam. At ang sirat, tulay, ay ilalagay sa ibabaw ng jahannam. Ilalagay sa ibabaw ng jahannam. Ang sirat kasi, tinatawag na tulay sa kabilang buhay para may palaisipan tayo kung dito ang mahsyar, dito lilitisin ang ating mga gawa. Pagkaraan litisin, timbangin ang lahat ng ating mga gawa, mabuti man o masama, ay susunod na ang kaganapang pagdaan sa tinatawag na sirat. At ang sirat, kung dito ang sirat at dito ang jannah, sa ibabaw nito ay apoy ang jahannam, naglalagablab na apoy sa impyerno. Uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga mananampalatay na dumaan sa sirat na ito. At ito yung tatalakay natin. Ano yung mga katangian? Sino yung makakalampas dito? Gaano kabilis ang mga kuffar hindi na makakadaan sa tulay na ito? Doon pa lang sa hisab at nahatulan na sila ng sila'y impyerno, itatapon, iahagis na sila sa impyerno apoy. Subalit, kabilang sa pagsubok na pagdadaanan natin bilang mga mananampalataya, dito tayo ay dadaan, maglalakad sa tinatawag na sirat na ito. So yan ang sinabi ng Rasulullah, ilalagay sa oras na ilalagay ang sirat, tulay, sa ibabaw ng jahannam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha, ako at ang aking umma, mashallah, ang unang makakadaan sa tulay na ito. Mantakin niyo, isipin niyo, ilan yung mga nabi, ilan yung mga propetang dumaan, tayo ang huling umma at ang ating propeta Muhammad ang huling propeta, subalit karangalan ang ipinagkaloob sa atin ni Allah dahil tayo ang unang makakadaan sa tulay at ang ating propeta ang unang papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Ako at ang aking umma ang unang makakalagpas at dadaan sa sirat na ito. Wala yatakallamu yawma idhin illa rusul. Sa araw na iyon na tayo ay dadaan, maglalakad sa sirat, walang ni isang magsasalita dahil masasaksihan natin ang mga nakakatakot na mangyayari. Walang magsasalita na kahit sino maliban
sa mga rusul, mga sugo at propeta. Ano yung kanilang panalangin? Allahumma sallim, sallim, sallim. Bawat propeta, sila lang yung magsasalita. Nagdudua sila, Ya Allah, Ya Allah, iligtas niyo po ang aking followers, ummah, nation, tagasunod. Ganun din, bawat propeta, mula kay Propeta Adan, Ibrahim, Noah, Solomon, David, Dawud, Sulaiman, Musa, Isa, Muhammad, lahat ng propeta, sila lang yung mga magsasalita at nagdudua, Allahumma sallim, sallim, Ya Allah, iligtas niyo po kami, iligtas niyo po ang aming tagasunod sa sirat na ito, Subhanallah.